Hello mga kaplato, welcome to my channel Banjo Temple. Ngayon magluluto ako ng seafoods kare-kare a la Banjo. Prepare ko na lahat kaya hindi kasi matagal masyado pag isa-isain ko kaya prepare ko na lahat. So magpapainit tayo ng mantika. Lagyan natin ng minis ko ang ano ang bawang kasi para mas magandang tignan. Ang sibuyas, minced din. Kailangan mahina lang ang apoy para hindi masusunog. Dahil wala tayong manina giniling, pwede tayong gumamit muna ng peanut butter. Para medyo malinamnam. Haluin lang natin, huwag natin ano kasi masusunog yung bawang sa kayong ano natin. Pero dahil medyo mabilis-bilis ang seafoods na lutuin, ilagay ko na ang ano, nasa inyo kung anong gusto ninyong way ng pagluto ninyo. Ilagay ko na yung talong para habang nagkikisa ako, lalambot na rin siya. Yan lang po ang way ko kung paano mag-ano. So, medyo pwede na natin lakasan yung apoy niya kasi may iluto na tayo. Para ano itong puset, ilagay na rin natin. Kasi gigisa na natin lahat. Ilagay na rin natin itong ano yung minix ko na sauce ng kare-kare para magkakulay na rin siya. Ginawa kong kare-kare alabanjo kasi well, itry ko lang kung paano nga ito. I-share, gusto ko lang i-share sa inyo din. Ganyan siya. Ganyan lang muna siya kasi ginigisa ko lang siya saka ko siya tutubig kapag medyo nagisa na siya para medyo mabango-bango. Yan. Lalagyan natin ng tubig. Kunin natin. Itagan natin konti. Itagan natin konti para pagpulo niya. Lagyan natin yung ibang siya. So, dahil madali lang din ang mga seafoods, ilagay na rin natin ang sitaw kasi madali na yung susunod na ano natin. Kasi maraming porsyon kasi ito kaya dinamihan ko yung ano ko. Lagyan natin yung konting may malalaking mussel, meron akong lalagay. So, pakuluin natin ulit. Medyo marami ito kasi patitikman ko lahat yung mga tao dyan sa labas mamaya. Ayan, kumulo na siya.
natin. Tapos ilalagay na natin ng shrimp. Ay, hindi pala. Lalagyan ko pa pala ng ano. Kasi, ang kadalasan ng ano, ng kare-kare, walang gata. Pero ako kasi, yung version ko, lalagyan ko ng gata para mas malinang. So, lalagyan na yung dish na. Tagpan natin ulit siya. Pagkakulo. Okay. So, kumulo na siya. So, guys, haluin natin. Ilagay na rin natin ang shrimp. Nagtataka siguro kayo, guys. Malaki itong kawani ko kasi mayroon akong inimbitang titik yung aking kare-kare. Kaya mamaya napatikim ko sa kanilang lahat. Tahong nagnangana siya, malapit na siya kasi pagkapula ng ating na panimpla. Tingnan natin. Saka natin lalagay yung pinakalas na gulay. Ang guys, ang mga gulay nito nasa inyo kasi usually ang kare-kare mayroon din puso ng saging. Kaya lang wala kasi dito. Kami makita dito. Hindi tulad pag nandyan tayo sa atin. Maraming binihan ng puso ng saging. So ito, tikman na natin. Okay. Lagay na natin ang gulay niya, guys. Instead na petsay, kasi dahil sa hungkong tayo, mga pungkok ang mga petsay dito. So, lagay natin. Actually, parang pag nagkare-kare ka, marami na rin yung gulay niya para double purpose. May gulay, may mga seafoods ka na rin. Pagpaganda na rin sa niluto mo. Yan. Medyo marami talaga to, guys. Tignan ninyo. Guys, medyo hindi malapot ang ating luto, niluto, kaya lagyan natin ng konting pagpalapot. Kasi ako ayaw ko kasi ng kare-kareng matubig. Ganyan lang. Medyo nahirapan akong maghalo. So guys, okay na ito. So, kung nagustuhan niyo itong video nito, magkalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share na rin sa Banjo Temple channel. Maraming salamat sa panonood.